Good morning po sa inyo lahat. Dr. Roger Topacio po ulit na handang sumagot po sa inyong mga katanungan. May nagtanong po sa akin ngayon. Ito po, no. Good morning, Doc. Meron po akong adenomyosis. Pag nakahiga ako, ay nakakapa ako sa puson ko na may matigas na bukol. May paraan po bang natural para mawala ito? Takot kasi ako magpa-opera, kaya di rin po ako nabubuntis dahil dito. Ito po yung itutugon ko po sa inyo sa nagtanong. At itutugon ko rin po sa mga nakikinig, baka makarelate po kayo. Ito po ang aking kasagutan about adenomyosis. Ang adenomyosis po ay nagaganap po yan na ang tissue sa normal lines ng uterus or endometrial tissue or yung laman nito ay lumalaki sa muscular wall ng uterus. Kaya nga po, nagkakaroon po ito ng displaced tissue. At tuloy-tuloy itong lumalaki. Nagkakaroon ng pagkapal at nagkakaroon ng bleeding na malakas during menstrual period po. Kaya po yun po yung nangyayari po pag may adenomyosis. Ang cause po ng adenomyosis ay hindi po talaga sure, at ang pinaghihinalaan po rito ay ang prolonged exposure ng estrogen. Nakadagdag po ito ng factor. Ang mga babae na na-expose po sa estrogen sa kanilang menstrual cycle ay maikli lang pero napakalakas sa reglay niyan. Kaya ang hirap po itong mabuntis. Nawawala ba ang adenomyosis? Nawawala rin po in the reproductive years. Nangyayari po ito sa hormone estrogen, at usually nawawala po ito pag ikaw ay nagmenopause na or yung estrogen level mo ay bumaba. Kaya sa mga nagtanong, hintayin mo na magmenopause ka. Pero alam nyo ba ang nakakapag-trigger ng adenomyosis ng mga pagkain? Ito po yan. Mga wheat and gluten. Artificial sugar, all form of sugar, iwasan nyo na. Mga dairy, even bananas po, no? Yung yeast-based product, kasama dyan yung alcohol, tea, and coffee. Ito pa po, iwasan nyo rin yung chasteberry, Vitex agnus castus, and red raspberry leaf, raspberry teas. Kasi po, nakakapag-contribute yun sa pagkapal ng adenomyosis po ninyo. Cancerous bang adenomyosis? Although adenomyosis at ang endometriosis are generally considered benign condition, di po siya cancerous. They have been suggested to share some such as angiogenesis. Ito po yung pag-form ng dugo na apektuhan po. Nagkakaroon din ng abnormal tissue growth o yung paglaki ng laman. At syempre yung pag-epekto po ng menstrual period po ninyo. Nakukure ba ang adenomyosis? Ang nakukure lamang po dyan yung pain. Para mawala ang pain sa adenomyosis, ito po yung tip na ibibigay po namin sa inyo. Mag-soak ka in a warm bath, gumamit ka ng heating pad on your abdomen, at meron namang over-the-counter na mga anti-inflammatory medication. Yan yung binibigay po, mga painkiller such as ibuprofen, Advil, Motrin, IV at iba pa. Pero sana wag po kayong umasa dyan. Baka maapekto naman yung ibang vital organ mo, especially kidney. Mabubuntis ka ba pag merong adenomyosis? Ang adenomyosis ay isang kondisyon sa endometrial tissue na lumalaki po sa myometrium o yung sa location ng matres po. Ito po ay tuloy-tuloy po. At nagko-cause po ito ng heavy period at severe
dysmenorrhea. Kaya pag nireregla may adenomyosis, napakasakit po niyan. At ang hirap po sa araw-araw niyong buhay. At naapektuhan po ang ability na mabuntis ang isang babae. Kaya hirap mabuntis po talaga ang adenomyosis. Pang di po yan nagamot or left untreated, magkakaroon kayo talaga ng infertility. Kung sakaling mabuntis ka, makukunang ka. At ang other problem niya, kasama dyan yung chronic pelvic and abdominal pain. Ano naman ang standard treatment ng adenomyosis? Wala po talaga tayong magagawa. Hysterectomy po talaga. It's currently considered the only definitive management of adenomyosis. Operation po talaga. Tatanggalin po lahat po yan. Kasi po, baka lalo pang lumala. Kaya, ang sa akin lamang po, lagi tayong mag-iingat kasi kasama rin po yan sa hormonal imbalance. Ano naman pagkakaiba ng adenomyosis at adenomyoma? Adenomyosis of the inner myometrium is thought to be characterized by endometrial implants scattered throughout the myometrium. Ang pagkakaiba lang po yan, ang adenomyosis kalatyan scattered po siya. Ang uterine adenomyoma naman, ayan po ay nasa surroundings lamang po ng myometrium. Pero halos pareho lang naman po yan, pero yung location po ang nagkakaroon ng pagkakaiba. O yan po yung akin tugon po, no? Kaya sa nagtanong, talagang mahirapan kang manganak or mabuntis. Ang solusyon po talaga, operasyon. Huwag po kayo matakot sa operasyon. Ako nga nagpa-opere. Basta't manalangin ka, nagabayan yung doktor sa iyong operasyon, hindi ka nakakabahan po niyan. Ang sa akin lang, talagang naandyan na yan, eh pang pinatagal mo pa yan, baka lumala. Lalaki ang gastos pag pinatagal nyo po. Hanggat andyan, may nasasalat ka na, ipa-opera mo na para po pagdating ng panahon, hindi ka na mahirapan. Again, nasa iyo pa rin ang huling decision, pero ang sa akin po, sundin niyo po yung payo ng inyong doktor para po sa iyong kalusugan. Again, tiwala lang po tayo sa dakilang Panginoon, katulad ng ginagawa ko po at ang ginagawa ng mga cancer patient din na pinapayuhan ko po. Yan po yung akin tugon, Dr. Roger Topacio, sharing good vibes and good life.